Good morning, ma'am. Ito po pala yung mga menu. Ano sa'yo, be? Ikaw, ano ba sa'yo? One bangus na siguro. Bangus? Anong drink mo? Iced tea. Okay, isang bangus, tsaka iced tea. Tapos, sa akin naman, I'll go for Caesar salad na lang. Sorry, ma'am. Ano nga po pala order nyo? Ano ba yun? Ang tanga-tanga mo naman? Simpleng instructions lang, hindi mo magawa. Alam mo, kaya hanggang ngayon waiter ka lang eh. Kasi ang bobo mo! Sorry, ma'am. Nagkamali lang po. Pero sige, ano ba kasi yung best seller nyo dito? Dahil nabangus at binata ang kalabasa ko. Alam mo, may boyfriend akong pulis. Kayang-kaya kong gawin lahat kasi may connection ako. Kahit ipatanggal ka pa dito sa trabaho na to kasi wala ka namang kwenta. Sige na, i-take mo na yung order namin bago pa lalo uminit yung ulo ko sa'yo. Sige po, ma'am. Ay, ano ba naman yan, Bea? Ang init ng ulo. Init na nga ng panahon, ang tanga-tanga pa ng waiter. Ma'am, ito po pala yung mga pagkain nyo. Ay, sa wakas, dumating din. Kanina pa kami naghihintay. Ano ba namang sabaw to? Walang lasa? Ba't yun nga? Bella. Pati ba naman yung isda? Lasang luma? Ano to? Ayus-ayusin mo naman yung serbisyo mo. Binabayaran namin kayo dito. Huwag ka kasing tatanga-tanga, mag-focus ka! Ma'am, sinisigurado naman po namin na maayos yung serbisyo po namin dito. Maayos yung serbisyo? Wala nga lasa? Sige po ma'am, tatawagin ko lang po yung manager namin. Excuse me po ma'am, ako ba yung manager dito? Ano pa bang nangyari? Pwede po magsabihan mo yung empleyado nyo? Ang bobo eh, hindi naayos yung trabaho niya. Magsasip mo lang lasa, tapos yung isda, lasang luma. Ano to? Sige na, Floyd. Pagbigyan mo ng customer. Tsaka, palitan mo rin yung bago yan. Sa akin, wag na. Sa susunod kasi, sir, mag-set kayo ng standards. Hindi yung skills lang dapat yung tinitingnan. Dapat yung kaaya-aya rin tingnan. Hindi yung ang pangit na nga, tatanga-tanga pa. Louie, tama na yan. Okay naman yung food day. Sige po, ma'am. Ano, pasensya na po sa nangyari. Sige na, Floyd. Punta ka na sa kusina. Kumain ka na. Ma'am, ito na po yung order niyo. Alam mo ikaw, talagang sinasagad mo yung pasensya ko eh, no? Sinabi ko nang walang lasa yung gata, tapos yung isda nung kaibigan ko, di ba? Sinabi ko, buntot yung iserve niyo. Bakit ulo yung binigay mo? Sorry ma'am, wala naman po kayo sinabi na buntot. At sinisigurado po namin na lahat ng sineserve po namin ay masarap po. Aba talaga sumasagot ka pa, ha? Louie, tama na yan. Ma'am, pasensya na po sa nangyari. Pero hindi na po tama yung ginagawa niyo sa waiter. Pinabastos niyo po eh. Sir, for your information, respect begets respect. Kaya irerespeto ko lang tong gonggong na to kung marunong siya sumunod sa utos ko. Sige po, tawagin ko muna yung chef. Yes sir, ma'am. May problema po ba? Jay, totoo ba na walang lasa yung gata? Sir, matagal na po akong tagaluto dito. At sinigurado ko po na hindi pa po ako nagkakamali kahit kailan. At tama po yung mga sangkap na nilagay ko sa mga pagkain. So ano to? Pinagkakaisahan niyo akong lahat? Baka gusto niyong isumbuko kayo sa boyfriend ko para matanggalan na kayo ng trabaho at lisensya. Ano? Gusto niyo yon? Sige na, Jay. I-serve mo lahat ng masasarap nating menu. Sige po, sir. Sige na, Jay. I-serve mo yung pinakabago nating menu. Lisensya na po. Abe, ako na magbabayad dito, ha? Hindi, Yuki. Hindi tayo magbabayad dito. Tsaka may plano ako, no? Louie, ano na naman ba yan? Yuki, ano ba? Huwag mo sirain yung discarte ko. Akong bahala dito. Ah! Waiters!
Ma'am, sorry. Ma'am, sinisigurado po namin na malinis ang pagkain. Lahat na lang ng servisyo nyo, palpak! Alam mo, magbibigay ako ng pakita review dito sa restaurant nyo at ipagkakalat ko sa buong social media kung gaano kababoy ang servisyo nyo! Ma'am, hindi po pwede yan. Tsaka nakapatong order na kayo. Mga ginagawa nyo, lumang style na yan eh. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi magbabago ang isip ko. Hindi kami magbabaya dito. Tsaka isa pa, gusto mong tawagan ko yung boyfriend kong pulis. Oh ma'am, hindi na po kailangan yun. Dahil ako na po mismo tatawag sa kaibigan kong pulis. Ka mag-alala, besh. Padating na yung boyfriend ko. Ay, sa wakas, andyan na sila. Carlos, tingnan mo to. Pinagbubayad kami. Eh, may langaw naman yung gata. Inga. Chloe, pumunta ako dito hindi dahil sa boyfriend mo ko. Pumunta ako dito para gampanan yung trabaho ko. O Francis, ano kaguluhan to? Kanina pa yan dito sir nagkakalat. Kaya dalhin mo na yan sa presinto. Tingin mo ba papakinggan ka niya? Eh, girlfriend niya ako eh. Chloe, alam mong mahal kita. Pero mas mahal ko yung trabaho ko. Hindi ako pumunta dito para konsintihin yung kamalian mo. Ang mali ay mali. At labag yung sa batas. Sumama ka sa akin sa presinto. Francis, sama ka din sa akin para sa final statement. Chloe, tara na!